So, mas magaling kayo sa section 1. Ako. Ako po. Ito po si... Yes, yes. I know him. I know him. Sa ko natin, yung sa angklong sa... Opo. Kayo ba yung member ng rondalya natin? Ipo, drum and lyre po. Okay. Ano si Tom? Okay. Pila Tom? Huwag kayo diyan sa damo. Umiiyak yan pagka... Ito nga po pala. Hindi, sasay ka rin. Yes, yes. Meron po kayong 7 agenda. 7 points. Yes. 7 points. Yung education, health, kalikasan at kapaligiran. Yes. Mapanagutang pamahalaan sa buhayan. Yes. Katiwasayan at kaayusan, kasaysayan at kultura. Yun po sa 7 points po na yun. All of them are on... All of them are my priorities. They are all number one priority. The same level of... Sir, just yung Marilao may Kawayan River po. Kasama yan. Naging simbolo po siya ng kabiguan at pagpapabaya po ng mga nakaraang. Well, sa iba'y pananood yan ay simbolo ng kabiguan. Sa akin ay simbolo ng amon yan. So, sa kanila eh, hindi nila ginanap yung so we have to study this. So, sa kanila eh, nakalimot sila na nagbigay ng batik sa mukha ng ating sa ngalan ng ating lalabigan na kasama sa 31-30 soldiers in the world. So, ang hamon ay nasa atin ngayon. Kaya, tinalo natin sila, tayo inilagay dito. So, may plano yung Panginoon. So, during my watch as mayor of Agunoy for 12 years, ang Agunoy ay kinilala na pinakamalinis na bayan, na mayroong pinakamalinis na palengke, pinakamalinis na primary hospital, pinakamalinis na kailugan in the whole region 3. Tinalula tayo ng Pugo-Sibo. So we did it. During our time, we could replicate it now. So what we need is strong leadership and political will. So inuumpisahan natin. So makita ninyo ngayon na naibalik natin. So we have to put our hospital. We are putting everything in order because charity begins at home. Ang ating karsada ngayon, mag-umpisa na tayo ng mag-igpit, lalo na sa mga nagdo-double parking, lalo na yung mga hindi nakukuhang basura dito sa Malolos. Pinakakontrata nila yan, pero siyempre negosyo yun. Pero ang mga tao hindi ganong disiplinado, naglalabas ng basura, ala pa yung kumukuha. So, kuminsan ni Kala. We have to put our best foot forward. How do we maintain peace and order? It's not peace and order. It's not peace so that there will be order. It is order. Put everything in order so that there will be peace. It's not accidental that in dictionary, naunay O kaysa sa P. It is O-P. Pag yan, we will focus on our district hospital. Our surroundings. Kinakailangan ay we have to promote the best of the bit of Bulacan. Sabi nga sa akin noon ni Vice President Emmanuel Pilais, hindi na ninyo kakilala yan. One of the honorable officials of the land. Sabi niya sa akin, nung merong parangal sa Spanish Embassy, si Senator Blas Ople ang pinaranakala noon. So I was invited because I was then the Mayor of Agunoy. Sinabi naman niya kaming mga silang mga taga-Bisaya, Mindanao, taga-Mindanao, nainig sila sa Bulacan, sapagkat more than two-thirds of the Philippine history ay dito nilika sa ating lalawigan. Ngayon ang sabi niya sa akin, Mayor, just in case I bring my children, my grandchildren to Baraswain Church, where else can I bring them? So they are now, he is now talking then of tourism, place they can preach.
sa toilet ng governor, everything nakita ninyo mahigpit ako. Because during the 11th Congress, I was the senior vice chairman of the Committee on Ecology. Ako ang nagpipreside and we drafted the Clean Air Act and the Solid Waste Management Act of the year 2000 of the Republic Act 9003. So talagang tayo nasa pagmamahal sa environment. Kamusta na po yung mga pinasalan? So definitely. Kasi dito, gusto natin pagpapalinis natin, makita ng mga tao pagkakaiba ng maganda sa hindi maganda, malinis hindi malinis. So that later on, discipline will be internalized sa susunod na talina natin silang utusan. So then we will focus on cleaning the Marilao Mekawayan River na nagre-reklamo yung Ubando mayor sapagkat wala silang factory but all the pollutions are in Ubando. In fact, the marine products caught in Ubando are already contaminated heavily with heavy metals like lead, mercury, and others. Hindi na dapat kinakain. Ala nang nabubuhay ng mga oysters doon. So, ang pollution ng ating Marilao Mekawayan River, so, tututukan natin yan. In fact, that guy, yung makinis yung ulong yun. Yun ang aking representative during the time na ako yung member na pinagpatuloy ni Congresswoman Maribel Albarans ng Oversight Committee on Ecology sa Congress, composed of 5 congressmen and 3 senators. So, siya ang representative ko. At kami ang nagtatrabaho sa WACMA, the water quality ng ating Marilao to clean the Marilao and Mekawayan River. So you can expect na tututukan natin ito. We are more on regulations. The responsibility of the government is more on creating an environment where investors can do their job, their things peacefully. Yung alang nanghuhold up, alang nagkikidnap, so that we can attract investors. Pagka naman may investors na, magkakaroon na tayo ng hanap buhay. So, ang gobyerno, meron tayong mga vocational, yung mga livelihood trainings, but those are not enough. Ang importante rito, kinakailangan the area is, there is always peace and order. There is always order and peace. Sino ang pupunta sa isang lugar? So lahat doon ngayon, nagpupuntahan doon. Maraming tao. So hindi liability yung tao. Remember, people are human resources. Yun naman tayo, human resources. Tayo liability lamang pagka tayo kumakain pero hindi tayo lumilika. So on your case, kumakain kayo pero lumilika naman kayo ng dunong reserve. Later on, you will use it. Eh, ang masama eh, kain ka ng kain, basketball ka pa para lalo lumakas yung kumain. Ala kang magtrabaho. So, yun ang hindi na human resource yun. Liability na yun. So, okay. Pwedeng pagtayuan ng isang factory na hindi sumisira ng kalikasan. Eh kung alang karsada, eh, bakit ka doon magtatayo? How will you market your product? So, yun ang trabaho ng government, yung support infra project, peace and order. Hindi dapat yung gobyerno nakikialam sa negosyo. Magiging source lang ng corruption niya. Okay. Governor, hindi po kasi maiiwasan na magkaroon ng kalamidad dito sa ating lalawigan. Meron po ba kayong mga nakaplanong paghahanda sakali po? Yung special force ng PNP on call, nandiriyan na yan sa harapan ng Kapitolyo na they will all be waiting for the order of the governor. So the governor will be there.
Kasi pag signal number 2 na, eh, hindi ka na makalabas ng karsate, ano pa gagawin mo ron? Can you hold the typhoon? So, you will just pray. So kinakailangan ang number 1 yung preparedness. So, dito, hindi tayo maliliit. Yan ngayon, nagpagawa na rin tayo ng maliliit na can be carried by 2 persons. Pwede itakbo yun. Pag signal number 1, nakadestino na yung iba doon sa itaas ng tulay ng Bukawi Santa Maria, at meron na rin nakadestino sa Santa Maria roon, meron proper coordination. So, sa ngayon, we are trying to protect our environment. Hindi yan naman ang source ng ating plus ng relief goods sa Lagunoy. Ang mga army hindi makapasok, pero kami, nag-motor kami. Kumuha kami sa National Press Club sa UP. The Yeutin Brothers, pinasarado yan ng Pocian Times ni Marcos. Tinrain ko yung mga tiga-UP mag-distribute ng relief goods sa Hagunoy. Right up there, right hanggang tuhod yung putik, kasama yung plastic at saka yung ugat galing sa San Jose del Monte, ugat ng lupa. Katulad din ngayon, our watershed in Ipo Dam, our watershed in Angat Dam, nagpo-protection ito ng ating dam. In Ipo Dam, one half of the indigenous trees of lupa natin yan. So sa akin, ang una kong ginawa is to issue an executive order declaring that we have to equitably distribute the services. So mabuti na lang ngayon yung pinatatakbo sa Plaridel ng Regina Carmeli na hospital na Soli, ngayon yung mayor si Mr. inaalok sa amin to convert it into a digital hospital.